Magandang araw po. Gusto ko sana mag-share ng kwento. Actually, sariling karanasan ko po ito. Pero bago tayo magsimula, may katanungan kasi ako. Kaya ba kayo nandito sa channel ni Sir Paul? Kasi, nag-i-enjoy ba kayong makinig sa mga kwento? O isa ba kayo sa mga taong naniniwala sa mga kababalagan? O kay iba mismo, nakaranas sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya? Ako kasi, all of the above, nag-i-enjoy na ako, naniniwala pa ako, at oo, naka-experience na ako ng bagay na kababalagan. At ngayong araw, heto ang ibabahagi ko. Ako si Danny. Hindi na po ako magpapakilala ng lubos. Ang kwento pong ito ay naganap taong 1999 sa bahay po ng Cebu. Kami po ng pamilya ko, may maliit pong negosyo noon, pagbebenta po ng lechon manok. At sa awa naman po ng Diyos, yun po ang bumubuhay sa amin noon. Kahit papaano, medyo malakas po ang kita namin noon. Hindi naman po sa pagmamayabang pero napakasarap po kasi ng timpla ng mga manok namin. Minanapan namin yung resipe at paraan ng pagluluto sa lolo ko. Marami rin kaming suki noon. Bukod kasi sa masarap, eh mura pa yung mga manok namin. Isang araw po, may bumili po sa amin na isang babae. Ako lang ang bantay noon kasi si tatay bumili po ng uling. Magkano ang lechon manok? Ah, mura lang po. Pabili ako. Sige po, walang problema. Huwag mo nang itsapa. Sige ho. Sausawan po, ma'am. Ano pong gusto nyo? Toyo mansi na may sili o gravy? Huwag na. Ayos na sa akin yan. Nagtaka naman ako. Kasi sa unang pagkakataon, may tumanggi sa sausawa namin. Eh parang hindi kompleto ang lechon kapag walang toyo mansili. O kaya naman gravy. Yung gravy pa naman namin, pamati pa naman ni tatay na timpla yon. Sige po. Kayo pong bahala, ma'am. Noong una, hindi ko pa nakita yung mukha ng babae. Busy kasi ako nun sa kapapalitang pwesto ng mga manok. Pero nang iabot ko na sa kanya yung order niya, pati yung bayad niya, napanganga ako. Ang ganda kasi niya. Hindi po basta ganda lang ha. Literal pong napakaganda. Para pong anghel na nalaglag sa langit. Kuya, heto na yung bayad. Kuya? Uy! Ay, opo, amin na po. Sa'yo na yung sukli. Ay, sige po ma'am, salamat ho. Sa unang pagkakataon, napahanga po ako sa isang babae. Kung tama nga rin yung tansya ko, kaidaran ko lang din siya noon. Napangiti na lang ako noon. Alam ko kasi sa sarili ko, hanggang doon na lang yun. Wala ako sa lugar para makipagharutan. At sino ba naman ako? Isang mag-iihaw lang. At base pa sa itsura nung dalagang yun, parang anak mayaman pa. Ang gara ay no, nakakita lang na maganda, nagdrama na kaagad. Kinabukasan po, alas 3 ng hapon. Laking gulat ko po nang yung dalagang bumili kahapon ng manok. Muli pong nagbalik. Naistatwa nga ako. Hoy Danny, may bumibili oh. Hoy Danny, naistatwa ka na. Ay, ano pong sa inyo ma'am? Dalawang manok. Sige po, wala po ulit sa usawan. Tumango lang ulit yung dalaga. Hindi ko na po ulit i-chop ma'am. Oo, pabilis na lang. Mabilis kong pinalit yung dalawang manok na order niya. Muli, nagbayad na naman siya ng sobra. Tapos umalis na rin kaagad. Tay, kahapon bumili na rin yun sa akin eh. Hindi nga rin kinuha yung sukli. Oh, ayaw mo ba nun? May kupit ka pa. Hindi yun yung tinutukoy ko, tay. Ako ata yung binabalikan niya, tay. Ariko po. Binatukan ako ni tatay. Nasisiraan ka na ba? Hilo ka ba? Tayo naman, nagbibiru lang eh. Gunggong, imbis na yung pagpapantasya ang inuuna mo,
Isaalang mo na yung pangalawang hango at paggabi na. Dadagsaan na ang mga tao. Bilisan mo. Ganado ako sa trabaho noon. Nakita ko na naman kasi yung dalaga. Hanggang sa pagsasarangan namin ni tatay. Hanggang sa makauwi at bago matulog, hindi mawala yung ngiti ko. Kasi naaalala ko yung magandang mukha niya. Kinabukasan, nag-ayos ako ng maigi. Sinuot ko yung magara kong damit. Ginamit ko nga rin yung pabango ng nanay ko. Hoy Danny, nag-iihaw ka lang naman. Pumaporma ka pa. Uy, hindi taya. Normal ko po ito. Para namang hindi kayo sanay sa pogi mong anak. Mahal, kapain mo nga tong panganay mo. May sakit na ata sa utak eh. Hindi na tama yung mga pinagsasabi. Tay naman. Alauna ng hapon, nakarating kami ni tatay sa pwesto namin. Hininda na namin yung tindahan. Maya-maya nagmaningas na rin ako. At di nagtagal, nagsimula na po mag-ihaw. Lumipas sa mga oras. Panian tingin ko sa labas. Oo, tama kayo. Inaabangan ko po yung dalaga. Malakas kasi ang kutob ko. Bibili ulit siya sa araw na yun. Kaso, sumapit na po yung alas 4, alas 6, hanggang sa mag-alas 8. At nalalapit na rin yung alas 11 kung kailan magsasara na kami. Wala pong magandang dilagang bumili sa tindahan namin. Hindi po dumating yung inaasahan ko. Grabe, para akong inatake sa puso noon. Wow, akala mo naman talaga may kami, no? Makapag-emote talaga ako noon, para talaga akong tanga. May ilan pa kaming natitirang manok noon. Si tatay, nagbibilang po ng benta namin. Ako naman, nagmumuni-muni lang sa labas. Nagwawalis. Kuya, bukas pa ba kayo? May manok pa ba kayong tinda? Paglingon ko sa likod ko, napangiti ako. Yung crush ko kasi, nakita kong muli. Meron pa ganda, meron pa po ma'am. Bakit ngayon ka lang? Hindi, ilan po yung bibili ninyo? Nagkanda utal-utal pa ako noon. Nagpanik ako. Harap-harapan kasi kami ni mama. Naamoy ko siya. Ang bango niya. At sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti yung dalaga. Mas lalo akong humanga sa ganda niya. Napakaganda niya kapag ngumiti siya. Nung gabing yun, binili niya yung limang natitirang lechon manok namin. At kagaya ng dating order, walang sausawan at hindi nakachap. May sobra ulit na sukli, pero hindi niya na po kinuha. Thank you ma'am, sa ulitin po. Salamat din kuya. Ngumiti ulit siya sa akin, parang pinaan ang puso ko. Noong mga sandaling yun, alam ko na ang nararamdaman ko. Sa ilang beses ko siyang nakita, kumpirmado, tinamaan ako sa dalagang yun. Umuwi ako masaya. Yung tatay ko nga tinatawanan pa ako. Mapangasar kasi talaga yung tatay kong yun. Pero wala naman akong paks sa kanya. Basta ako, gusto ko talaga yung babaeng yun. Lumipas po yung mga araw. Patuloy po sa pagbili ng manok sa amin yung babaeng yun. Minsan isa, minsan dalawa, tatlo o minsan apat pa. Basta araw-araw, bumibili siya sa amin ng manok. At kung anong oras, paiba-iba rin. Kasi minsan maaga, minsan naman hapon, minsan naman kung kailan magsasara na kami. Isang beses nga, kinapalan ko na yung mukha ko. Tinanong ko yung pangalan niya. Ma'am, total okay naman po namin kayo. Pwede ko hubang malaman yung pangalan niyo? Hindi niya ako pinansin. Sinabi niya lang sa akin kung ilan yung order niyang manok. Medyo kinurot ko yung feelings ko noon. Si tatay ko nga nagpipigil ang tawa sa likod. Pahiya ako noon pero hindi ko pinahalata. Patay mali siya na lang ako. Ma'am, salamat po. Ito na yung manok niyo. Salamat din. Ako si Anne. Iniwan na lang ako ng babae yung naistatwa. Nung nakaalis na siya, sumabog na po yung damdamin ko.
Ano, tay? Ano? Binigay niyo yung pangalan niya sa akin? Ano? Eh ano? Hindi naman niya tinanong yung pangalan mo. Ouch. Oo nga no. Aray ko. Di balik ako. Ang importante, sinabi niyo yung pangalan niya. Matapos po nung araw na yon, napalitan naman po ng lungkot yung kasiyahan ko. Si Ann kasi, ilang araw pong hindi nagpupunta sa tindahan. Siguro, mga 4 na araw yon. Ako naman tong feelingero, nag-alala syempre. Tay, baka may nangyari ng masama kay Ann. Palagay mo, tay. Ay, nako, Danny. Alam mo, inaasar lang kita. Pero anak, wala ka namang karapatan mag-alala para sa kanya. Wala naman kayo eh. Hindi nga kayo magkaibigan eh. Masyado ka ng pilingero. Customer lang natin siya, oo. Pero yung pag-aalala mo kasi, sagad-sagad. Hindi na tama yan, anak. Dapat nilulugar mo yung damdamin mo. Sa uli, tingnan mo, ikaw lang yung masasaktan. Masyado kong umaasa. Nagigets ko naman yung sinasabi ni tatay sa akin. Tama siya. Ang kaso, anong gagawin ko? Eh, yun yung nararamdaman ko eh. Grabe talaga yung pag-aalala ko para kay Ann. Isang araw, Martes po, inutusan ako ni tatay na bumili ng uling. Hapon po noon, lumbay na lumbay ako naglalakad noon. Pero maya-maya, bigla ako may nakabungguan. Ay, sorry ho. Pagkakita ko sa nakabungguan ko, nabigla ako. Ann? Danny? Teka, kilala mo ako? Siyempre, palagi akong bumibili sa inyo, diba? Palagi kayang sinisigaw ng tatay mo yung pangalan mo, kaya nalaman ko. Napangiti ako noon. Teka, bakit hindi ka na bumibili sa amin? Hindi mo na ba gusto yung lechon manok namin? Hindi naman sa ganun. Ano ba, paano ba? Mahabang kwento kasi. Sobrang abala lang talaga ako, tsaka maraming nangyari. Pero ngayon, papunta sana ako sa inyo eh. Bibili ako ng manok. Tama-tama. Ano Danny, kakapalin ko na yung mukha ko. Hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Ito yung pera oh. Pabili ako ng 5 manok. Kaso, ipapadala ko sana yung manok sa bahay namin kasi ang dami ko talagang kailangan gawin. Ayos lang ba? Asus, ano ka ba, Ann? Walang problema sa akin. Basta ikaw kahit ano gagawin ko. Salamat naman, Danny. Ito yung address namin. Iwan mo lang doon sa tapat ng bahay namin. Okay na yun doon. Ako nang bahala kumuha. Pagtapos nun, pwede ka nang umalis. Salamat. Binigay nga ni Ann sa akin yung address. Hindi ko pa napupuntahan yun sa Cebu. Pero pamilyar naman sa akin yung lugar. Pagkabili ko ng uling, bumalik agad ako sa tindahan namin. Niready ko agad yung order ni Ann. Si tatay, hindi na ako napigilan kahit nagsaan na yung customer noon. Daladala ang manok ni Ann. Hinanap ko yung address na binigay niya. Tuwang-tuwa ako noon. Kasi makikita ko kakaulit si Ann. Buti rin kakaayos lang siya. Pero habang tumatagal, napansin ko yung dinadaanan ko. Palabas na po ng bayan, papunta sa libib na lugar ng Cebu City. Pinagtanong ko naman yung address at tama naman doon yung tinataha ko. Ang sabi pa nga lang pinagtanongan ko, isang kanto na lang daw at isang liko. At yung unang bahay na makikita ko, yun na raw yun. Habang naglalakad ako, dito, napaisip ako. Teka, oo nga no. Bakit nga ba palaging nabili sa amin ng manok si Ana? Masyado kasi akong nahumalis sa itsura niya. Kaya hindi ko talaga naisip yung mga bagay na yun. Tsaka bakit minsan? Bakit parang ang dami ng binibili niya? Marami ba sila sa pamilya nila? Tsaka paborito lang ba talaga nila yung manok namin? Inalis ko na lang sa isip ko yung mga katanungan na yun. Ang tinatatak ko na lang kako sa isipan ko,
makikita ko si Anna. Di po nagtagal, narating ko na rin sa wakas yung nasabing bahay. Nabigla ako. Kasi ang laki po ng bahay. Sa bagay, mukha naman talagang iayamanin si Anna. Kinito ko po yung bahay. Ang kaso walang sumasagot. Nakailang sigaw na nga rin ako pero wala po talaga. Wala rin naman silang kapitbahay kaya wala akong mapagtanongan noon. Naalala ko, ang sabi nga pala ni Anne, iwanan ko na lang yung manok sa harap ng bahay nila. Kaya ano pa bang magagawa ko noon? Iniwan ko yung manok, bayad na rin naman yun. Nagsimula na akong maglakad pabalik, pero hindi pa ako nakakalayo. Bigla po ako nakarinig ng kalabog sa loob ng bahay nila Anne. Parang may kung anong nangyayari. Napabalik nga ako sa harapan ng bahay. Noong una nagdadalawang isip pa ako. Pero inakyat ko na yung bakod nila Anne. Pinasok ko yung bahay. Hindi nakalak yung pinto. Anne? Nasaan ka, Anne? Anne? Hinanap ko si Anne sa loob. Wala sa kusina. Wala sa itaas. Wala rin sa sala. Pero maya-maya, nakarinig pa ako ulit ng kalabog. Pero sa pagkakataon na yon, narinig ko nang gagaling yun sa ilalim ng bahay. Naghanap ako ng daan pababa pero wala ako nakita. Pero doon sa carpet nila sa may sala, napansin kong parang ampaw yung sahig. Kahoy kasi yung flooring nila noon. Inangat ko yung carpet at laking gulat ko nang isang maliit na bukas ang nakita ko. Inangat ko ito at nakita ko may hagdan pa ibaba. Dahan-dahan akong bumaba. At ang bumungad sa akin noon ay isang basement. Muli, nakarinig ako ng mga kalabog. May paghihiyaw din ng halimo akong narinig. Dahan-dahan lang ako noon. Pinagpatuloy ko ang paglalakad ko. Hanggang sa nakita ko na nga si Anne. Anne! Ha? Anong ginagawa mo rito, Danny? Hinahanap kita eh. Nakarinig ako ng mga kalabog. Akala ko nasa panganib ka. Paglingon ko sa harapan ni Anne, laking gulat ko ng isang malaking hawla ang naroon. At doon sa loob ng hawla, isang kakaibang nilalang ang nakita ko doon. Anim yung aso na parang lobo na parang kambing. Napakalaki po nito. Siguro kung alam niyo po yung asong alabay, ganun po kalaki. Tapos yung katawan niya, para pong nabubulok. Napatakip nga ako ng ilong kasi ang baho. Amoy nana. Anne, ano yan? Nakita ko yung kamay ni Anne. May sugat siya. Nilapitan ko siya. Ano nangyari dito, Anne? Teka, bakit ka nandito? Ano ba to? Ano yung nilalang na yan? Siya ba yung may gawa niyan sa'yo? Yung nilalang, nagwala ng lapitan at hawakan ko si Anne. Nakakatakot kasi parang masisira nito yung bakal na hawla niya. Total, nakita mo na rin naman. Sasabihin ko na sa'yo. Yan ang alaga ng angka namin. Huwag ka mabibigla pero aswang yan. Diyan ko pinapakain lahat ng manok na binibili ko sa inyo, Danny. Teka, Anne, ibig sabihin ba aswang ka rin? Hindi, Danny. Alaga kasi ng lolo ng lolo ko tong aswang na to. At sa angka namin, ako na lang yung natitira kaya ako na yung napagpasahan ng obligasyon na ito. Eh di, pakawalan mo na lang, Anne. Iwanan mo o kaya iwanan mo hanggang sa mamatay na lang ito. Hindi ko pwedeng gawin yan. Kapag pinakawalan ko tong aswang na to, mas malaking problema ang mangyayari. Kayang-kayang manakit ng nilalang na ito. Kayang-kaya niyang pumatay para lang makakain. At kung hayaan ko namang mamatay ito, ako naman ang malalagi sa peligro. Kasi mabubuhay ang bagong siya. At hahanapin niya ako para gantihan. Kaya ang dapat kong gawin, ibuhayin siya gamit ang perang iniwan ng mga ninuno ko. Ano, ganun lang yung plano mo? Hindi ko alam, Danny.
Hindi ko alam. Miski ako, hindi ko rin alam yung gagawin. Kinuha ko yung mga manok doon sa labas. Hinagis ko sa nila lang na yun. Para nga lang niyang ginawang chichiri yung mga manok. Wala pang isang minuto, ubos na kaagad yun. At parang bitin pa talaga sa kanya. Tinulungan ko si Anne. Ginamot ko ang sugat niya. At mula noon, araw-araw ko nang dinadala ng manok si Anne sa bahay nila para ipakain doon sa halimaw na yun. Sa kabila ng nakakatakot na dahilan kung bakit araw-araw ko nakikita si Anne, nandoon ang kasiyahan. Kasi kahit papaano, mas nagkakakilala kami. Mas lalo ako napapalapit sa kanya. At dito, masasabi kong mahal ko na nga si Anne. 4 na buwan ang lumipas. Nagpatuloy ang samahan naming ganun. At isang araw, nagdala ako muli ng manok sa bahay nila Anne. Pagpasok ko sa loob, nagtaka ako kasi lahat ng gamit nawala. Eh kagabi lang, nandoon ako at kumpleto pa halos lahat ng gamit. Dumiretso ako sa basement nila Anne. Nandoon pa rin yung hawla. Pero yung laman nitong halimaw, wala na doon. At doon sa hawla, isang sulat ang nakalagay. Danny, humihingi ako ng tawad dahil hindi ko na nagawang makapagpaalam sa'yo. Marami akong gustong sabihin sa'yo pero gagawin kong maikli lang itong liham na ito. Sa nagdaang mga buwan na nakilala kita, masasabi kong ito yung mga naging pinakamasasayang araw ko. Lubos ako nagpapasalamat sa ginawa mong pagtanggap sa akin, sa sakripisyo at sa simpleng pagsama. Pero ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang pagpapasaya mo sa akin. Maraming maraming salamat sa iyo, Danny. Hindi kita malilimutan. Paalam. Mula nga po nung araw na yon, hindi ko na po nakita si Anne pati yung misteryosong halimaw na alaga niya. Kung saan sila nagpunta, kung papaano niya nadala yon o kung ano na po yung nangyari sa kanila, wala na akong ideya. Pero ang tanging pinagdarasal ko na lang mula noon hanggang sa ngayon, eh sana, nasa maayos na kalagayan si Anne. Malungkot man na naging unang pag-ibig ko, kailangan ko yung tanggapin dahil anong magagawa ko? Simpleng taga-ihaw lang naman ako ng lechon manok ng Cebu. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Sana po nagustuhan ninyo. Marami pong salamat. Thank you.